Dapat yang
na siyong pagtago kay Jesus sa halaga ng pagtago sa laking nila. Ito yung halaga ng pagtago ni Judas. Sabi na natin kung minsan kapag mga binubiruan, magkano ka? Hanggang magkano ba tayo? Hanggang ipagkano natin si Jesus? Ano ba tayo ipagpapanood natin para maniwala natin yung ating pananampalataya? Ano ang presyo natin? Sabi na po ay ng mundo pinagalawa natin ay everybody has a price on its head. Bahala po ako sa ito ang mundo pinagalawa natin. Pinipresyohan tayo. Binibigyan tayo ng halaga. Na baka makuha tayo para ipagpili natin hindi yung aming mga kayamanan sa politik na ito, hindi dapat po yung lupa, hindi dapat po yung aming bahay. Ngunit kung minsan ang hinahawa ay ang aming pagkatao, ang aming integridad, ang aming kawalingan, ang aming pananampalataya. At yan po ay iba't ibang pamamaraan. Maaaring katulad ni Judas sa pera, maaaring sa pagpapilan ng ating mga tulo sa katawan, maaaring sa pamamagitan ng ating mga kahinaan, maaaring siguro sa pamamagitan ng pananalo, ay tayo ay sumuko para ibenta natin si Jesus. Pero kung isa ko, siya sa akin na, kailan pa na hindi ko ibibenta ng Panginoon, hindi ko ipagpapalit ng Diyos. Yun ang kalimitan na nasa loob natin. Pero tulad po ng pati na ito kahapon, ay huwag natin ipagpapalit na hindi yung parating sa ating pagkatapang umay sa ating dito na maaaring tapatan tayo at itayang sa atin kung magkano ang ipapalit natin para sa ating integridad. At yan po ay naging bahagi ng ating karanasan. Maaaring ang pasito ay nakakaranas na kayo ay napitan at bilhin ang inyong paninindigan. May iba pa ang karanas na kapag tumalang yung eleksyon. Maaaring din naman ako sa ating talagang kahalas ka na kapasito. Ipagbibigin mo ako. Kaya hindi naman siya sa akin na yung bobo ko ibibigin mo. Kapag sa ating iba, huwag ka nalang magmoto. So, bibigyan kita. Huwag ka nalang magmoto. Kasi alam na niya, ikaw ay sa kalaban. Marami po mga instances na makikita natin ako sa akin ay binibili. Di
sa kapatawa ng mga kasalanan. Gawin ito
sa pag-aaral sa atin. Hindi namin kaya sa lahat ng sumama.
iligtas sa kasalanan at gayong sa lahat ng kapahamakan. Samantala ang mga nilalagyan na kinumaral ng kapahayag ng talagpagligtas namin si Jesus Christ. Pagkalaw lang ang tabi ng kapayapaan at kaisayos ng kalababal, kasama